Ayan naman ang aking ano, kasoy. Ngayon, ayan, namumula. Kakao. Meron dami. Dami, uy, nanguli. Ayan, ang mga piece na uhulihin ko. At tinuunan ko na sila. Ayan, mayroon ng tubig dito kasi may filter. Ayan, nakikita ninyo yung mga malungoy na yan. Malungoy na yan. Napakalaki pala ng kalamansi ko na ito. Nagsimula sa buto lang at ayan, nilibuan na siya. Ipapowder ko yan. Nagagawing pee. Diba? Tsaga-tsaga lang talaga ang buhay. Huwag nating hahayaan na masayang ang mga pinagpapowder. Ko ay gusto ko pakinabangan. Lukuha ko sila at ginagamit at aalamin ko ano ang mabuti para sa kanila. Yan, inaakyat ko talaga yan. At ingatan ako ng work sa aking mga ginagawa. Madali lang naman alisin ng ano? Madaling alisin ng maano to, marupok lang. Kaya pag gusto mo ng blessing, alamin mo lang ang mga bagay-bagay. Ayan. At pinagamit ko yan sa soap. Pinagamit ko yan sa tea. Tsa amas. Napakasarap na tsaa niyan. Papatuturo ko sa inyo kung paano magtumamit ng tsaa na masarap pa sa green tea. Ayan. Nakuha ko na lahat. Kasama ko sa mga puno. Sabi na ng asawa ko, babae ka ba talaga? Lahat ng bagay. Parang pili ko. Eh, kaya ko. At mapapakinabangan ko. Ayan. Diba? Dahil blessing mo ng pangalaman. Na-dry na yan. Ay, naibibig ko rin yan. 125 per 100 grams. O diba, may pera na. Pero sa paningin ng iba, walang pakinabang yan. Pero meron. Akala mo lang wala. Yan, sipag lang. Huwag kayong maging tamad. Ang tamad, ang maging blessing nun. Ayan. Sa ano mo ito, baba, ano yung mga yan? Tatanim ako ng halaman. Lalo naman ako masipag. Diba? Buti na kuhan yung mga bakan na andyan. Ano? Ayun, yung bakan na yun, brother. Ayun, yun, nakaliga na yun. Kasi lagay ng ano yun. Oo. Ano yan, mapapakinabangan ko yan. Ganon. Ito naman yung aking mga halaman. Ay, ito naman yung aking mga fish. Na kapraso lang, eh, dumami na siya ng dumami, ayan o. Mas marami pala yung ano, itim o, mas marami yung itim. Ninyang kikita niyo yung mga nguso nila, ayan o. Ililipot na ano. Ililipot ba yan pa sa mas malaki? Hindi. Ayan. O, dito lang siya. Dagdagan lang ng tubig, ito pa. Ay, dagdagan ng tubig yan, puro ano yan. Eh, kukunin natin yung akin na rams. Yun ang gagamitin dyan. Ayan, natapos na kami sa aming nakbayin, sa aming bahay. Kaya ngayon, uwi na kami sa aming bahay sa Plaritel. Dahil
kapag nakakuha na ako ng malunggay sa aking garden, at na-check up ko na rin ang aking mini palaisdaan. At nadalo ko na rin ang aking mga apo. Kaya ito ang aking sweetheart. Ay, kasama ko sa aking paglalakbay. Ayan, si Papa ni Waping. At next, papakita niya sa inyo kung paano magawa ng filtration sa fish. Perfect pa. Perfect, ano, mini palaisdaan with matching filter. Ayan, next po niya na, ano yan, assignment. At medyo mahaba-haba po siguro kami to. Kasi tagal-tagal na trabaho na. Kaya ngayon ay February 13. Talagang sa buwan ng February ay napakaraming okasyon. Buwan ng pag-ibig at ng pagmamahalan. Kaya shout out tayo sa mga mag-iirog at mag-aasawa. Ipadama natin ang ating pagmamahal. Ano man ang kayang irigalo, irigalo. Simple man yan o malaki man yan. Pasalamatan natin dahil naalala tayo ng ating mga mahal sa buhay. Pero ang month of February, hindi lang Valentine's Day kasi yan ang birthday ng sweetheart ko. Kaya talagang need na mag-ipon si Doña Sally para may pang regalo sa kanyang sweetheart. At alam mo naman din yan, ang sweetheart ko lagi may regalo po yan. Yan po ang aming kaligayahan, magregaluhan. Wala lang sumbatan. Charot! Si Tata naman sa mga regalo. Mula po kasi nung ikinasal kami ng 1980, ay nasanay po kami na ang love ay pinaparamdam sa pamamagitan din ng pagregalo, pero hindi lang sa pagregalo. Kasi for 42 years, talaga yung sweetness namin ay nandun. Wala siyang barkada, wala akong barkada, love. Kaya naka-anim kami ng anak. Wala kasing barkada. Sa mag-asawa, ang pinakamagandang may papayo ko ay respect one another. Sweetheart, ano may papayo mo sa mga lalaki? Para sila ay... Ay, nako. Sweetheart, baka sabi mo nga ako ano sikreto mong ginawa. Kaya ako'y paganda ng paganda. Iwasan niya na lang yung gulo. Ayun, tama ka doon, sweetheart. Bakit ba nagkakagulo? Communication. Ayan. Lang yung nagkukulang. Tapos, yung sweet? Sweetness, pagka hindi kayo nag-aawit. Maganda communication nyo. After it's follow eh. Yes. Eh, ba't naman, sweetheart, na-maintain mo na hindi ka magbarkada? Barkada? Wala ka naman mapapala eh. Kasi yung kakainin ng pamilya mo, lalagay mo lang sa bisyo para maging cool ka sa kanila. Hindi naman ganun ang buhay ng tao. May barkada, yes, pero kailangan control yun. Yes. Hindi naman pwedeng wala ka rin kabarkada. Pero mas maganda, kabarkada mo, pamilya. Yes. Kasi napaka-ikli ng panahon eh. Hindi mo alam kung kailan. Tapos bawat tao pa. May limit lang. Dumadaan lang. So kung sasayangin mo pa, lugi ka. Eh ano, anong bagay ang dahilan? Bakit mo ako minahal? Wow. Ayun. Paboriyata sa iyo. Oh, siyempre hindi ko alam siyempre, eh. Siyempre bawat maliliit na bagay, titignan mo rin kung pinag-aahain ka. Ayun. Nagluluto siya. Pagka natutulog kayo, ay kukumutang ka. So, nakikita mo yung maliliit na bagay na yun na hindi mo sasayangin na masira. Kasi sabi mo, one time na masira yun. Pinakamabigat dun pag nawala na yung pagtitiwala. Amen. Respeto nga pa yun, ano? Mm-hmm. Eh, ano nagustuhan mo sa akin? Ako, grabe. Talaga, pilipita. Kasi araw ng mga puso ngayon. Ah, okay. So, oh, diba? Araw ng mga puso ngayon. Oo. Hindi ka naman kasi nagbago kahit nung una eh. Nung makilala kita hanggang sa ngayon. So, loving ka pa rin. Tapos, irerespeto mo. Bagamat
panganay ka, bunso ako. Nagkakaintindihan tayong dalawa. So, pangalawa, hindi naman sa katawan ng tao ang mamimaintain mo. Kasi habang tumatanda, siyempre, nadidisfigure yan. Ang titignan mo na lang, yung inyong relationship, yung paano mo siya binahal noon. Kaya, yung mga memory, hindi mo sasayangin yun. Kaya kung wala kang memory nung simula, wala kang isipin. Tama ka, John. Kaya yung memory na, oy, nagtsaga ka sa hirap, kasama ako. Diba? Parang napakapangit naman nung kasama mo sa hirap, Iwanan mo. Iiwanan mo dahil... Rich ka na. Okay, ay meron ka nakitang mas bata. At mas sexy. Oh. Kasi meron ka ang fear of the Lord. Isa pa yun. Ano na yung sikreto mo? Kaya ka na-maintain natin yung pagmamahala natin. Kasi hindi naman din Marami tao rin naman ang may takot sa Diyos. Pero yung memory nga, napaka-besting yun. Kasi care. Kung puro magandang bagay yung nakalagay sa isip mo, hindi ka gagawa ng mali. Kasi nga, kasi pagka naisip mo, di ba, mga nilagay mo, tinanim mo sa isip mo yung mga pangit na bagay na kakulangan ng asawa mo at pati yung itsura niya, sigurado maghahanap ka. Kasi natural na ng tao yan dominant na sa kanya. Yung maghanap ng iba pagka lahat naman naghahanap ng pagmamahal. So pagka hindi ka kontento sa nakikita mo, iniisip mo, 100% papalitan mo. Ako naman kontento ako Praise God. Dahil nakaranas ako ng respeto compare ng bata ko. Tapos, nakaranas ako ng care. So, why do I? At pangatlo ay yung pag-iingat na rin ng Diyos. Amen. Yung fear of God na ayaw masaktan ng pamilya mo. Mga anak. Ayaw mo rin masaktan ng Panginoon sa buhay mo. Kasi sa konting pagkakamali, ang nakikita ng tao yung pagkakamali, hindi yung nagawa mong maganda. Bagamat ang Diyos pinatawad ka na, ang tao hindi ka pa mapatawad Tama. So ba't hanapin mo yun? Mali. Yun, di ba? Kaya, masarap na to, wala kang problema. Yung mga kumukuha ng other woman, sakit ng ulo nun. Kung may babalik daw nila, hindi nila gagawin. Yes, kasi nandun na yun Kaya lang, nagawa na nila. So, yung pagkakamali, parang basag na pinggan yan Kahit idikit mo, andun pa rin yung ano? Lamat kahit yung lamat o yung basag. Hindi nawawala yun. Maliban na lang, kung pulbusin mo ulit, pero hindi rin pwede. Hindi na siya yun. Iba na yun. So, the best lang talaga ay lagi mong mahalin yung partner mo. At isama si Lord sa kalagitnaan ng pagsasama. Bilang tatay, napakabait mong tatay Kaya yun isa sa mapagmamalaki ko na nadisiplina natin ang mga anak natin. Kasi kung ano yung nakikita ng mga anak mo, yun din ang gagawin niya pagka nagpamilya na siya. Bakit pakikitaan ng pangit? Ikaw ba, mas gusto mo kumain ng bigas? Na pangit? Ayaw. No, siyempre, gusto mo yung first class. Japanese rice. So, same thing din. Kung ano yung tinanim mo. Yan ang gagayahin ng mga. Yan din ang gagayahin sa'yo. So, lahat ng tao tumatanda. Pag tumanda ka, yun ang masakit. Yung sinaktan mo na maliit na bata, na anak mo, paglaki nun, matanda na yun, ikaw naman ang Gagantihan. At ugod-ugod ka. Talo ka. So, Hanggang bata. Pakita mo yung maganda. Yes. Ganun din sa apo mo. Darating ang time. Nakakasama mo yun. So, the best thing. Better and make sure your memory ay excellent. Kaya pala si Lord, iniipon niya lahat ng memory natin. Binabalik-balikan niya. Yeah. Topic natin ngayon, memory. Memory.
Yan ang pinakamasarap po ng sikreto. Kaya sa buhay po namin mag-asawa, nararanasan din po namin yung minsan madalas kami yung magtatampo siya, magtatampo ako. Pero sabi ko, ano mangyayari po, nagtampuhan tayo. Pinaka-importante yung hingi ng sorry. Kasi minsan talaga, mahirap manghingi ng sorry. Kaya yakap, aming pong sikreto, yakap na lang at hipo, okay na po yun. At laging yung communication namin, lagi nandun po. Make sure lang na hindi patatagalin yung galit. Yun. Hindi abutin ang umaga. Don't let the sun goes down. Basta nadikit yung babo. Consider na yun, sorry. Yun, sorry na po yun. Ako, basta po inakap na ako ng sweetheart ko. Kahit yung nagtampuhan kami nung umaga, tapos matutulog kami, magkatalikod. Pagka hinawa ka na niya yung ulo ko, ibig sabihin nun, yayakapin na niya ako. Hindi na po ako aarte na ayaw. Hindi po, kasi hahaba pa po yun eh. Eh mas pinakamahirap yung magtagal ng tampuhan ninyo. Tayo di naman ang talo, hindi tayo makakatulog. Kaya yung araw ng mga puso, ano man pong sakit o bigat na dinanas natin o nagkatampuhan man, eh forgive and forget na lang po. At ipadama natin yung pagmamahal sa isa't isa. At yun po ang pinakamaganda, makita ng ating mga anak, yung pagmamahalan ng kanilang mga magulang, at kung anong ginawa ninyo ng pagsasama, yun din ang gagawin ng ating mga anak. Kaya proud ako bilang isang asawa ni Bishop Nick at bilang tatay ng aking mga anak. Saludo ako sa biyaya na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya God bless you.